Hello, magandang gabi po dito sa aking mga subscribers, followers at itong aking mga viewers. Hayaan po ninyong aking batiin kayo ng isang magandang gabi sa inyong lahat at sana manawari pagpalain po kayo sa oras na ito. At hindi po ako tumitigil ng paghingi kay Lord na sana swertihin na kayo agad-agad. Ayan po. At doon po sa aking sa mga magsusubscribe po at mga kapanood ng video ito, kung gusto niyo rin pong swertihin, ay magsubscribe na po kayo sa channel ko. Ayan po. Para sabay-sabay po tayo swertihin lahat. Ayan po. Ay, di po ba? Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, baka malay natin bukas, kahit hindi kayo tumaya sa loto, mananalo kayo sa loto. Ay, yan po ang gusto kong mangyari sa inyo. Lagi kayong swertihin, lalo na po itong mga nakapag-subscribe na, at doon pa po sa magsasubscribe, ay swertihin nawa kayo para sa ganon ay hindi na po tayo umaasa o kayo umaasa sa gobyernong ito na puro na lang mga smuggler. Ayan. Anyway, bago tayo pupunta sa ating main topic ngayon, ay gusto ko lamang pong i-discuss yun pong noong estudyante itong siguryo. Kasi nga po nakausap ko rin yung teacher niya ulit, maliban po yun ito dun sa mga nauna pong nakausap kong teacher dun sa Mangga, ay ito po ay iba ito. Kasi sabi po ng teacher niya ay talagang makakanda ito. Mahilig daw mamiloso po ito. Dito raw magaling ito sa pilosopuhan. Siguryo, dito raw magaling. Pero ang totoo lang po nito talaga, yan daw siguryo na talaga na yan ay certified pa nga. Ay, oh. Sabi ko, bakit nga ba teacher na sabi mo certified pa nga ito siguryo? Ay, nako, alamin mo na lang at ikukwento ko. O sige, at ikaw na lang magkwento sa iyong mga viewers. Ayan, di sa madalit salita, nagkwento itong teacher niya sa akin. Anyway, sabi daw, one day, sabi ng teacher nila, ay class, sabi ganyan, wala tayong ibang gagawin ngayon kundi ang mag-drawing. Yan daw, yan ang sabi ng teacher nila. Kasi, pagka ang estudyante ay magaling mag-drawing, yan ay nagpapakita lamang na matalino ang batang yan o itong estudyante ito. Makikita yan sa pagdodrawing. Kaya ngayon, class, maghanda na kayo at wala tayong gagawin ngayon kundi mag-drawing. Opo nga! Opo, teacher! Opo, teacher! Opo, sige, masaya yan. At least, drawing yan. O, sige. Ang mga class, sabi ganyan, ang i-drawing nyo ngayon ay isda ang gusto kong i-drawing ninyo. Opo, teacher! Opo, teacher! Opo, teacher! O, yan. Pagkalipas ng 5 minuto, class, tapos na ba kayo? Opo, teacher! Nakapag-drawing na ba kayo ng isda? Opo, teacher! O, yan. O sige, sabay-sabay nyo ngayong itaas sa akin kung ano yung mga isdang drawing ninyo. Ayan, opo teacher, yan. Ito na po teacher ang mga isda namin drawing. Ayan po. Ayan po yung mga isda namin drawing. Yan po yan. O di ngayon, lahat ng mga estudyante, pare-parehas ng drawing, yan itong drawing nila. Isda. So ngayon, nakatingin lang daw si Goryo. Ngayon, nagtataka yung teacher. Bakit ikaw, Goryo, hindi mo itinaas yung drawing mo? At ano bang kwan? Nag-drawing ka ba? Naisda o hindi? Nag-drawing po, teacher, sabi ni Goryo. O sige, itaas mo nga yung drawing mo. Ito po, teacher, ang drawing ko. Ito, yan. O,
Yan po, ay dinawin ko teacher. Sabi ng teacher, Guryo, hindi naman isda yan. Ano ka ba? Ikaw naman teacher, ay papaano nga, kaya ganyan na yung isda na dinawin ko kasi bagoong na yan. Ah! Bagoong na raw, kaya ganito yung drawing niya sa alit na isda kasi naging bagoong na raw. Tingnan mo ang ka-pilosopohan nito si Guryo na yun kahit kailan. Nako. Anyway, mga kababayan. At sabi ko nga po, hindi po tayo titigil dito ng kadadaldal. Bagamat alam natin na wala rin mangyayari itong pagdadaldal natin ito. Dito muna ako, meron lang po akong gustong liwanagin sa inyo. Yung pang kaso ng digamo at itong tibis, wala po akong sinabi dyan na guilty na po ito sa tibis. Wala po, kahit kailan po hindi po ako nagsasabi niyan na guilty na po si tibis. At katunayan nga po, binibigyan natin ng katwiran ito si tibis eh. Bagamat kabi-kabila na, yung mga sinasabi nila na ganito ganon, na siya na raw talaga ang tumira niyan. Malit-ulit ko pong sinasabi rito, na hanggat hindi ipinupukpok ng judge yung lamisa niya, ay hindi po yun ang wala pong silbi yung mga puro lang pagdadaldal. At siguro po yung isang viewer ko yung nag-comment po sa YouTube ko ay marahil po ay hindi po ninyo napanood yung buong video. Kaya nga po nag-comment kayo ng ganyan. At wala po akong sinasabi pong guilty na si Tibis. Wala po. Katunayan, ang sinasabi ko lang dito, lahat halos ng mga politiko rito ay mga kwan talaga, mga demonyo. Yan po ang sinasabi ko. At hindi ko po yan babawiin yung salitang ganyan. Dahil unang-una, totoo naman po ng mga demonyo itong mga politikong ito, marami po dyan. Hindi man po lahat, pero napakarami pong mga demonyo at mga kwan dyan, mga halang ang kaluluwa ng mga politiko natin. Ulit-ulit ko po sinasabi yan. Pero doon po sa pagsasabing guilty na po itong si TBS at siya na ang pumatay kay Digamo, hindi po, wala po ako sinasabi nyon. Bagamat dito sa mga ibang vlogger nito, baka ibang vlogger po yung napanood ninyo, na kasi itong mga ibang vlogger na ito, nang i-intriga pa na di umano ang may sinasabi na may kamalapit daw itong si Mrs. Digamo doon sa, ewan kung sino yung tao na yon. Anyway, intriga po yun. Yun po ang dapat natin hindi pinapaniwalaan yung mga ganun, dahil para lang magkaroon lang ng usapin na ganyan kung ano-ano lang po sinasabi. Baka yun po ang napanood ninyo, hindi po itong video ko. Kasi hindi ko po ugali dito ang magsabi agad na ito, si guilty na agad itong taong ito. Itong taong ito ang gumawa. Itong taong ito ang pumatay kay ganito. Hindi po. Hindi ko po ugali yun. Bagkos, nagbabase po tayo dito sa mga sinasabi, pero po yun pa rin po, at the end, sinasabi ko po na hanggat hindi ipinupukpok ng dyan si Bartolio, ay wala po yan. Ayan po, hindi po natin masabi kung yan man ay guilty o hindi. So, tapusin na po natin yan, at sana nga po ay pagka nanood po tayo, ay medyo kumpletuhin po natin para sa ganun alam natin yung buod ng istorya. At hindi tayo nakakapag-comment ng medyo hindi tama, na hindi naman ako ang may sabi noon. Iba yung napanood siguro ninyo, tapos sa akin kayo nag-comment. Anyway, so kahapon na kagabi labang po ay napanood nyo naman po siguro yung smuggling na naman ng asukal. O, tingnan mo, wala pong katapusan. Di po ba? Hindi niyo pa po ba napapansin na wala nang katapusan ang smuggling? Wala nang katapusan ang pagkakalat ng droga? At mismo ang direktor na in-appoint ni President BBM dyan, yan mismo ang nagpapakalat ng droga dito sa atin.
Mga putang baka kayo. Yan mismo. Napapansin ko na lang talaga na bakit parang lahat yata ng ina-appoint na BBM ay mga birdugo. Kagaya nila yan yung sa commissioner ng Bureau of Customs. Hindi ba't pinangalanan ng ayan ni Senador Lacson dati, yan ang bagman, yan sino yan, kung sino yan, nalimutan ko ng pangalan ng commissioner na yan. Pero inappoint na nandyan ngayon sa BOC. Ngayon, talagang kabi-kabila na, halos araw-araw na yata may mga smuggling Bakit nga ba ganito na lang kalakas ang loob nito mga sindikatong ito? Para yata maniniwala na ako BBM dito sa mga sinasabing itong mga iba na ito na isa ka na rin protector. Hindi ko po sinasabi yan, ha? Pero para naniniwala na ako doon sa mga sinasabi ng mga iba na isa ka na rin protector nitong mga smuggling na ito. Lalo na itong asawa mo na si Lisa na ito ay araw-araw nandito sa social media. Yung asawa mo na yan. At saka itong kapatid niya na si Martin Aranita. Bakit yan ang hindi niyo imbestigahan, Senado? Gising! Kung ano-ano mga pinaggawa niya kabulastugan, bakit hindi niyo maimbestigahan ito? Kapatid mismo ng First Lady natin, o si First Lady mismo, bakit hindi niyo imbestigahan yan? First Lady lang siya, hindi siya ang presidente ng bansa. Kaya ano, naduduwag kayo? Mga putang mga kambing kayo. Sige nga. Ang lalakas ng loob nito mga ito, tingnan mo ilan na lang tonelada yung smuggling na yan. Kagabi yan, nabalita sa Charlie 7. Mga putang kambing kayo. Putang. Nakakagalit lang dahil kabi-kabila nandito sa social media. Hindi alam ng presidente natin ang mga nangyayari. At bakit ganito lang kalakas ang mga loob dito, mga sindikato nito na mag-smuggling na mag-smuggling. Kabi-kabila. Pati droga na. Nandito na, nagkalat na. Saan pa pupulutin itong mga kabataan natin kung malulong sa droga itong mga ito? Di ba? Hindi naman kaya... Baka mamaya maniwalaan na rin ako na pinapayagan mo lang yung mga ganyan. Ay pagka ako naniwala na, baka palakihin ko na rin yung bayag mo. Ang pipiliin mo? Mga putang mga kambing na to. Anong mangyayari sa atin kung ganyan? Kabi-kabila ang smuggling. Nandiyan na lahat. Pati droga na, lahat na lang ng kasamaan, lahat na lang ng mga sindikato nandito sa atin, lahat na lang ng naka-appoint yan sa administration mo, Mr. PBM. Tingnan mo, in-appoint mo yung PAPDIA director na yan. Yung pala, isa pala yan sa nagpapakalat ng droga. Putang kambing kayo. May Riosip naman. Ano pa bang gagawin natin? Anyway, alam ko na walang mangyayari doon sa dinadaldal ko ito dahil nandiyan kayo ang nandiyan. Pero ano kaya kung sabay-sabayin ko kayong palakihin ang bayad, mga bayad ninyo dyan? Hanggang sa gumapang na kayo sa bigat ng inyong mga daladalang mga bayad ninyo. Nakakapik ka na kayo eh. Kahit na hindi na kayo madaan sa santong dasalan eh. Ano kaya kung daanin ko na lang kayo, paglalatigihin ko na lang kayo dyan? Pagtitiradorin ko na lang kayo dyan para maubos na kayo mga putang mga kan kayo, mga kambing kayo. Mga putang mga kambing na to. Nakakagigil. Grabe itong mga nangyayari na ito ngayon sa ating bansa. Saan pa ba lalapit ang taong bayan sa inyo? Ha?
Paulit-ulit ko sinasabi, hindi nyo rin lang maiwasan dyan sa Senado ang mag-imbestiga dahil hindi nyo imbestigahan itong asawa mismo ng Presidente. Itong First Lady na ito. Nakabikabila ang issue nito. Lahat na lang yata ng mga smuggling naka-appoint na. O di ba't yung mga panayan, saan dumaong itong in-smuggling na asukal? Dyan sa Subic. Di ba yung isang vlog ko ng isang araw? Ha? Nagbigay pa nga ng 200 million yung kay Bersamin, yung chairman ng SBM na yan. 250 million. Doon sa assistant niya, 50 million. De, balit 300 million. O tapos dyan ngayon, pinadaong yung pan. Yan is magil na naman ang asukal na yan. Talagang pwede kayo eh. Sige lang. Hindi ako titigil dito na magdadaldal dito kasabay noon yung dasal na palakihin ko mga bayad ninyo hanggang sa mag-igod-igod na kayo dyan mga putang mga kambing kayo. Pakasarap yung murahin. Grabe. Hindi na natapos yan mga ko na yan. Kung hindi nyo na kaya, bagay kaya nga ang pala ninyo. Hindi ko pala pwedeng sabihin na kung hindi nyo kaya nga magpatakbo na ng gobyerno. Kayang-kaya nyo pala. Kasi ang tatalino nyo, ang tatalino yung magnakaw ng mga putang mga kambing kayo. Gagaling nyo magnakaw. Ano pa? Ano ba talagang pinaglalaban nyo rito? Ha? Nandiyan na nga sa inyo lahat ng mga pira. Ano pa? Ano pa ang talaga? Hanggang kailan kayo mabubusog? Hanggang kailan kayo makontento? Hindi pa ba kayo nakakontento sa inyong mga kayamanan? Sa inyong mga puro mga ismagling na yan? Hindi pa ba kayong kontento? Sinasabi ko sa inyo lagi, sa inyong lahat sinasabi ko, ipon kayo ng ipon ng mga pinagnakawan dyan. Ipon kayo ng ipon ng mga inismagling na pira. Ang hindi nyo alam, para lang malaman ninyo, kaya sasabihin ko na sa inyo. Pag namatay kayo ngayon, panlalalaki lang yan ng mga asa-asawa ninyo. Bibili kayo ng mga mamahaling sasakyan, ang gagamit yan yung mga lalaki ng mga asawa ninyo. Mga pan kasi kayo, mga tanga. Kaya hindi nyo nalalaman yon. Sige, ipon pa more na mga smuggling na pira. Yung mga smuggled money galing sa mga pinagsindikatuhan nyo. Tapos ang makikinabang, yung lalaki ng mga asa-asawa ninyo, doon lang niya gagastusin yan, yung mga pinaghirapan niyong dinikwat na yan. Kami, nagsisikap para mabuhay. Kayo, nagsisikap para mangdikwat ng mga putang mga kambing kayo, mga puta ka. Mga buisit ng mga tao. Wala na kayong ginawa kundi mangdikwat. Wala na kayong ginawa kundi ang magpayaman na magpayaman. Samantalang napakaraming mga mahihirap natin mga babayan. No. Grabe kayo eh. Wala talaga kayong kakuntintuhan sa buhay. Mayroon nga din eh. Diba? Yung kakilala kong congressman, ha? Walang ginawa kundi mga dikwat na mga dikwat. Nung inatake, namatay, yung asawa niya, ng lalaki lang. Ganyan din ang mangyayari sa inyo. Kilala kong personal yung congressman na yan. Hindi ko na lang babanggitin dito dahil patay na. Hindi lang yan eh. Mayroon pa rin mayor. Yung mayor na yan, walang ginawa kundi magnakaw na magnakaw, mangupit na mangupit, magpayaman na magpayaman,
Nung na-stroke at namatay, ayun, yung lalaki nung asawa niya ang nagpasasa nung kanyang pinaghirapang dikwatin. Hindi kasi ninyo nakakukan eh. Hindi kasi ninyo naiintindihan itong mga sinasabi ko eh. Kaya kayong lahat, sinasabi ko, huwag kayong maging tanga. Dahil yun ang realidad, yun ang pwedeng mangyari, at yun ang mangyayari. Oh. Dikwat kayo ng dikwat ngayon. Baka bukas, makalawa, didbol na kayo ang nagpasasa dyan yung mga lalaki ng mga asawa ninyo. Pero, dapat lang na mangyari yun, mirisi sa inyo na hindi nyo napakinabangan yung mga dinikwat ninyo. Tama lang yan. Oh. Grabe. Wala kayong konsekwensya. Wala kayong mga puso at kaluluwa, mga putang mga kambing to. Ah, grabe. Wala kayong kakuntintuhan. Anyway, kahit na ayaw niyong pansinin at pakinggan itong mga sinasabi ko ito, hindi ako magsasawang o ulit-ulitin sa inyo na kayong mga smuggler, kawatan sa gobyernong ito, at lalo na yung mga nagluluto ng syabong yan, magkandamatay na kayong lahat. Yan lang ang pwede ko sabihin sa ngayon. At pagka nagkakanda, stroke-stroke na kayo, ang sasabihin ko naman ngayon, pag nandyan na kayo na stroke na kayo, oh, pasensya ka, tanga ka kasi, kaya itong asawa mo ngayon magpapasasa, pati yung lalaki niyang ipinalit sa iyo. Oh. Yan naman ang sasabihin ko pag nasa ataul na kayo. Tanga ka kasi. Oh. Sisiguraduhin ko sa iyo. Meron din isang senador dyan, dati. Hindi ba pagkatapos mamatay yung asawa niya? Ha? Nanlalaki rin yung asawa niya. Oh. Tapos dumikwat na lang dumikwat para lang pala doon sa lalaki ng asawa mo. Oh. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Dahil yun ang tiyak na mangyayari. Tiyak yun. Sigurado ako doon. Mga putang mga kambing kayo. Sarap pagmumurahin itong mga ito. Ayan, kabi-kabila ng smuggling. Kabi-kabila ng droga, nakakalat na ang droga. Tapos mismong direktor ng PIDEA, tinanggal nyo si Wilkins na matino. Ha? Ipinalit nyo itong isang inutil na direktor ng PIDEA na ito, na siya mismo ang nagpapakalat itong mga nakakasirang droga na ito. Lahat ng matitino, tinanggal nyo. Tinanggal nyo si Bantag, tinanggal nyo itong si Wilkins. Ayan, ngayon nagkalat ang droga. Tinanggal nyo si Bantag, ayan, nakabalik lang yung mga pusakal dyan sa Muntinlupa na mga nanghuhotot lang nakasama ngayon ni Goryo. No. Kaya dito sa gobyerno ito, eh, masasabi ko talagang pa na eh. Masasabi ko talagang Republic smuggler na tayo. Smuggler Republic na. Tsaka itong Siabo Republic na tayo. Ewan ko. Hindi ko maintindihan. Kung may presidente pa ba tayo? Walang maglalakas ng loob dyan na gagawa ng mga sindikatong yan, nagagawa ng smuggling na yan kung may presidenteng matino. Walang maglalakas ng loob ng tao dyan na mga sindikato na yan. Kaya para tuloy, nabubuo na rin sa isipan ko na pwede na rin ako maniwala dun sa mga sinasabi nitong iba na ito na talagang yung mismong asawa mo ang smuggler. Hindi man ako naniniwala, pero ang dami ng mga ebidensya eh.
Kabi-kabila dyan sa social media, may, si Maharlika nga mismo may hawak na ebidensya. Oh. Kaya pasasaan tayo ngayon? Disyabo Republic na tayo. Palitan nyo na yung Philippine Republic. Nandyan na naman yung mga pulis na mga kano yan? Mga ninja cops na yan. Mga nire-recycle lang yung mga nahuling droga. O, tingnan mo, natigil na yan si President Duterte. Ngayon, nandyan na, mamayagpag na naman. Ultimong pulis, ha? Ultimong pulis yan. Sila ang gumagawa ng mga recycling ng mga droga. Eh, paano nga hindi nila gawin? Mismong director nila ang nagpapakalat. O, oh, di ba? Hindi ko pa alam kung ano pa ba ang pwede natin gawin. Na para mapatalsik na kayong lahat dyan. Iniisip ko nga eh, kung paano ko kayo paliliparin dyan na wala kayong mga pakpak eh. Pinag-aaralan ko na yan. Para malaman ninyo. Dahil sa mga pinaggagawa ninyo yan, baka puntahan ko kayo dyan, tatadyakan ko kayo palabas ng opisina ninyo, mga putang mga kambing kayo. Paglalatiguhin ko na kayo dyan, mga animal kayo. Buwisit na mga to. Okay po, sa aking mga subscribers, followers, and mga viewers, muli po ang aking paghingi ng paumanhin. Talaga pong hindi maiwasan eh. Gustuhin ko, pilitin ko man ang aking sarili na maging mahinahon. Pero talagang hindi po talaga hanggat nakikita ko itong mga anomalya dito sa bansa natin. Na ang alam ko naman, ito ang mga lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan kapos sa buhay. Kaya hindi po talaga maiwasan. So, kung inyo pong mamarapatin, kahit hindi po niyo gusto ang video ito, ay itamsak-tamsak niyo na rin po para kahit paano ay may rekomenda tayo ng YouTube na kumalat ang video ito. At alam ko naman po, hindi niyo gusto itong ganitong mga pananalita ako na napakagaspang na. Alam ko naman po yun, ramdam ko po yun eh. Kaya lang po talaga, hindi ko maiwasan talaga eh. Dahil kulang pa po nga eh, kung ako lang po ang masusunod dito. At minsan na rin po nga sinuspindi itong channel ko ng YouTube. Kaya kung maaari po sana talagang pigil na pigil yung pagsasalita dahil ganun nga mang nangyari. Ganun pa man, ay hindi pa rin ako titigil sa pagsasalita rito kahit na talagang pakiramdam ko ako yata ang mai-stroke sa sobrang galit ko dito sa mga animal na mga namumuno sa atin. Kaya muli po, pasensya po ang aking hinihingi sa inyo. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating poong may kapal. Sana bukas, swertihin na po kayo. At doon nga po sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para swertihin na rin po kayo. Maraming salamat po.